Tagumpay mga kababayan, yung promotion ni Inday ng kanyang libro tungkol sa kwago at lorong ligaw na ligaw papunta China. Ingaman niya na talaga, Mr. Maravillas. Kaya Aros, na-stress na sa'yo yung mga mga birding loro. Napansin ko nga. Nagpapagang mga balita at pagtamakay sa mga isla ni Puna. Pusa! Opinyon, pala at pagalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Kinukuyog po yung timeline ko ng mga ano. Ng mga supporters ng birding lorong ligaw na ligaw pa China. Kung ano-ano po yung mga pinagsasabi. Tulad ng kanilang leader, makita niya Mr. Maravillas, tagumpay yung promotion. Nag-announce si Inday, may parto na agad. Yung libro ng sabi mga kababayan, yung una yung Isang Kaibigan. Ngayon, may bagong title po, yung parto ng kanyang libro. Ang titulo po, Ang Pagtataksil ng Isang Kaibigan. Nagkatulong po yung budgeteering ni, ano, ni Riz Ontiveros. Na-curious yung ating mga mamamayang Pilipino. Nag-viral po sa social media. Yung lorong ligaw ni Inday. Kaya lalong na-inspire mga kababayan. Nag-announce na ng parto. Ito po yung announcement. Oh. Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Pahayag ukol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism o pangungupya. Biglang naglabasan po yung mga research. Ni-research po. Kopyang-kopya niya doon sa kwentong uli ni ano, Andy Ronton. Pati yung mga characters po, yung mga pictures po ni Inday na Kwago at Loro. Copy-paste. Kinawi. Kinawi lang mga kababayan. Pagkatapos, pababadgetan sa ating gobyerno ng 10 million pesos at na-inspire pa siya. Hindi nagpa-sindak-sinday sa Senado. Lalo nang gigil. Nagsusulat na ngayon ng parto. Another 10 million pa ganyan. Ayan po, Sinday. Yun. Sumusulat na naman Sinday ng bagong aklat, Isang Kaibigan Parto, na papagastusan na naman ng 10 million mula sa bulsa ng mga mamamayan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan yung papel. Brown paper po yung ginagamit ni Inday na sinusulatan niya. Ano ba? Parang yung pangpunas yata sa wheat po. Ano ang gusto niyong pamagat para sa kwento na to? May pamagat na nga po. Ayan o, sabi dito, pahayag ukol sa paninirang puri gamit ang aligasyong plagiarism. Mga kababayan, napakadaling sumulat ng maikling kwento batay sa sariling karanasan. Hindi na kailangang mangupya pa. Ang proyekto ay para mahikayat ang mga bata na mahalin ang pagbabasa at sumulat ng sariling kwento. Hindi ang libro ang problema ng bayan, kundi ang kahinaan sa pagbabasa ng ating kabataan. Abangan ninyo ang susunod kong isusulat na libro tungkol sa pagtataksil na Isang Kaibigan. Shukran. Sara Duterte, Vice President of the Philippines, August 21, 2024. Eh, may nag-react po. Sabi po ni, ano, ni Marvin Torre, kapal talaga ng face na face mo, Sara Duterte? Anong pagtataksil ng Isang Kaibigan ang sinasabi mo? Sino bang kasama sa rally?
na ang kapatid mo ay nananawagan ng pagre-resign ng Pangulo? At sinong papalit? Di ba ikaw? Sino ang taksil na habang nasa gabinete ka, inandun ka sa mga taong sa inyo yung full story ng balitang yan? Click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mahinan po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Gustong magpatalsik sa Pangulo? Ni hindi nga nagsasalita ng anumang masamang salita ang Pangulo sa'yo at sa pamilya habang sila panay ang paninira. Sino ngang taksil? Harap ka nga sa salamin. Sapul na sapul sa pagmumuka, mga kababayan, si Lurong Ligaw. Backfire na naman. Tama naman po yung reaksyon. Kasi nung launching ng Bagong Pilipinas, nandun kami ni Missy sa sa Quirino Grandstand kasi na-imbita tayo ng Palasyo Malacanang. Ito nga nabigyan kami ni Mrs. ng sombrero ng Bagong Pilipinas. Pumunta doon si Inday mga pasado alas 4 ng hapon. Afterwards mga kababayan, lumipad pa Davao. Nandun naman sa prayer rally ng nausog. Ang panawagan po mga kababayan, Marcos resign at doon pinagmumura ng kanyang tatay habang audyensya yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sinabing bangag, may adik tayong Pangulo, Presidente, lahat ng masasamang salita at may panawagan pa sa Armed Forces at PNP, destabilization po na malinaw. Ngayon si Inday pa yung may lakas ng loob na magsulat ng parto ng libro na ang titulo, Pagtataksil daw ng isang kaibigan. So tama yung nag-react. Kumarap ka nga sa salamin kung sino ang totoong taksil. Yan po si Indayo, napicturan, sabi rito, Sara attends Bagong Pilipinas kick-off rally in Manila. Tapos anti-chat sa prayer rally in Davao. Sabay po sila.
sinabayan ni Digo ng tatay niya. Ayan, oh. Maisog rally, nandun siya. O ito, I think sa Liwasang Bonifacio ito. Yung ating Pangulo nasa official visit, official travel yung ating Pangulo sa Amerika yata yun o sa Europe. Si Inday nandun mga kababayan sa Liwasang Bonifacio. Nagsisilpi-silpi at ini-interview ng mainstream media, mga kababayan. Inappoint pa sa dyan ng ating Pangulo na caretaker. Pero habang caretaker siya, ang panawagan ng rally ng mga nausog sa Liwasang Bonifacio, Marcos resign. Doon pa nag-announce mga kababayan si Harry Roque na hinihintay lang nila yung go signal para lusubin na yung Palacio Malacañang. Sino ngayon ang taksil na kaibigan? Kayo ni Tim ka? Kasama ka ng official family, DepEd Secretary? Hindi pa siya nagre-resign nun? Kaya nga nasaktan ng todo si Mrs. Lisa Marcos? Kaya pagbalik po ni Lisa Marcos, nagpa-interview na kay Katonik para ilabas niya yung sama ng loob. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi nagsasalita. May narinig kayong masasamang salita galing sa ating Pangulo? Wala hanggang ngayon po. Nasige po ang banat ni Inday. Wala kayong narinig mula sa bibig ng ating Pangulo. Wala kayong narinig mula sa bibig ni Speaker Martin Romualdez. Tanong, sino ngayon ang traidor? Sino ngayon ang taksil na kaibigan? Tama po, mga kababayan. Talaga niya, Mr. Maravillas, parang China. Binabaliktad yung lahat ng kwento. Birds of the same feeder po. Tama. Yung China po, sila yung pumasok sa ating territory. Sila yung nangharas. Sila yung nananakit. May naputulan na nga po ng daliri sa atin. Ngayon, yung latest po, binangga yung ating vessel. Pero ang kwento po sa kanila doon sa Beijing, tayo ang aggressor. Kasi pumasok tayo sa ating territory. Tayo daw, mga kababayan, ay pumapasok sa ating teritory. Siyempre, teritory natin. Teritory daw nila. Sila yung pabiktim po. Sila na yung nangbangga. Sila yung nag-water cannon. Sila yung nanakit. Sila yung may creeping invasion sa atin. Tayo pa yung mali. Ganon din, mga kababayan, si Inday. Sila yung naninira, yung pamilya niya. Walang tigil sa paninira. Kampanya pa lang noon, tinawag na na bangag yung ating then-candidate, Bongbong Marcos. Tinawag na weak leader kung ano-ano pa. May baggage na niya yan. Tapos, nang makaupo, manalo yung ating Pangulo, biglang nangyari, mga kababayan, yung attempt na kudita po sa Congress. Gustong patalsikin si Martin Romualdez, pumalit po si GMA na kanilang katrupa para mawala yung proteksyon ng ating Pangulo. Pwedeng ma-impeach. Doon nagsimula, mga kababayan, ang kwentong yan. Then siyempre, nag-react si Martin, dinimote si GMA, nagalit si Inday. Tinawag na tambalos-los yung Speaker of the House. Although hindi man niya pinangalanan. Ayun, napunta na sa pagtanggal ng confidential funds. The rest is history. Ngayon, mga kababayan, sino yung gustong mag-perpetuate sa power na sinasabi nila na 2 years pa lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagtatangkaan na nila mula sa pulpa, pinagtangkaan na mula sa Congress. Sa posisyon ni Martin Romualdez, hindi man po tanga yung ating Pangulo at si Martin Romualdez na hindi makalata. Nagsumbong yung mga congressmen. Nang plano ng mga original members ng bandang The Platters. Pero just the same, wala tayong narinig sa ating Pangulong Bongbong Marcos na masasama. Pero siyempre, may mga ginagawa na mga aksyon to protect the position yung ibinigay sa kanyang mandato ng ating mga mamamayang Pilipino na gustong agawin po. Alangan man po, pauulit pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang tulad na ginawa ng mga traidor sa kanilang pamilya noong EDSA People Power 2.
People Power 1 pala. So, they have the experience, painful experience, mga kababayan. Tama? Kaya malabo po yung narrative nila na yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez gusto pong mag-perpetuate sa power. Imalinaw po na sila. Imagine, 2 years pa lang, gusto nang gawing acting president ni Harry Roque, si Inday. Kasi daw, bangag yung ating Pangulong Bongbong Marcos at dapat na magparihab. What? Ganon. Iba kita niya, Mr. Maravillas, gusto nilang magmadali. Alam na po ninyo na yung dictate ng China. Pangalawa, nagsipagsingawa na po, umalingasaw na yung kung ano-anong mga anomalya ng past administration na ngayon po iniimbestiga ng Congress at ng Senado. Alam na ninyo yung sa Pugo, yung sa War on Drugs, yung binulgar, mga kababayan, ni Jimmy Gumban, at yung banta, mga kababayan, ng ICC. Na kung saan, mga kababayan, wala man dito kinalaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang lahat ng itong controversy na kanilang kinasadlakan, sila po yung may gawa. Tama? O ngayon, ito yung mga sabi nga dito sa amin sa Bicol, balubagi iniinday, mga kwento-kwento niya na bunga ng imagination ng kanyang pamilya. Ayan po, mga kababayan, pakinggan ninyo. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin prime minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha, o president, kung hindi maluto yung chacha nila. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, eh di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. So, pinalalabas ninda yung pagtatanong, mga kababayan, ni Risa Ontiveros tungkol sa kanyang budget sa Office of the Vice President. Hindi maayos. Ang hindi maayos, yung kanyang sagot po, balagbag. Kasimple-simpleng tanong. Hindi niya masagot. Iba-iba yung pinagsasabi niya, malayo doon sa tanong. Kaya tama yung desisyon po ng... tama yung proposal po ni Risa. Tanggalin po yung budget na yon sa item na yon. Unang-una, yung ibang mga items doon, other than yung 10 million para sa libro, na wala man pakinabangan po yung ating mga kabataan kasi political propaganda niya po. Bakit mo Mr. Maravillas, sasabing political propaganda niya? Malinaw po. Ginawan nga po ng political jingle na. Yan may political jingle po. Kaya lang hindi ko pwedeng i-play sa inyo. Baka yung political jingle. Baka ma-copyright tayo. Post ito ng kanilang die-hard supporter na si MJ Kim Kiambao Reyes. Sabi dyan, para po sa lahat ng mga readers ko na nagtatanong kung saan nakakabili ng libro ni BP Inday, Sara, sorry po, pero hindi pa raw ito for sale at di pa available commercially sa bookstore. I am sharing this instead. You will be able to read and appreciate the content. By the way, sa mga gumagawa ng issue ng plagiarism, mahiya at umayos nga kayo. Funny how you can claim plagiarism when you have not even read any of the 2 books. I read both books at sobrang layo ng storyline and characters. Ngayon, mga kababayan, sabi niya dito, ang kwento ng isang kaibigan ay inspired by Inday's own experience. Sa istorya ng isang kaibigan, may isang puno ng mangga, may uwak, tikling, kalapati, na may bagyo, may kalbo, may kalungkutan,
may kagutuman. But in the end of the day, may isang loro na hindi siya iniwan sa panahon ng unos. O, tapos, ginawa ng video, mga kababayan, na may jingle siya, may kanta. Ito po siya, kanta siya. Yung mismong text ng libro, ginawang kanta. Kung ano yung maririnig po ninyo sa during the campaign, ng political jingle, ganun na ganun. Sabi nga natin, ano pa kinabang ng ating mga kabataan na gagastusan po ng 10 million from the taxes of the Filipino people sa buhay po ni Inday na pinoproject na isa siyang totoong kaibigan na baliktad po yung kanyang ginagawa sa kanyang kaibigan na, sa, na ating Pangulong Bongbong Marcos? Sa gitna po ng calamity, iniwan niya yung ating bansa habang yung kanyang kaibigan lumusong sa baha. Di ba lahat baliktad po? Tapos yan nasa Germany. Yung kaibigan niya, inaalipusta mga kababayan ng kanyang mga kasama. Tapos sumama siya doon sa rally ng mga umaalipusta sa kanyang kaibigan. Tapos pinalalabas, ang nagtaksil po yung kanyang kaibigan. Di ba mga kababayan, lahat baliktad? Tapos, charge to the taxes of the Filipino people yung budget sa printing. Nasaan ang ustisya, Inday? Gagamitin mo pa yung pera namin para sa political propaganda mo? Di kung gusto mo, pwede mo mang gawin. Dapat galing sa bulsa mo, personal. Hindi galing sa bulsa namin. Tama? O, ito yung sabi ni Risa Ontiveros. Kasi... nagtatanong ako una ng mukhang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina, pero katulad, so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue yan. Mm-hmm. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Na-raise ko na rin yan dati, no, sa NTF-LCAC na, andyan naman na yung ganito at ganyang department, gumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So, bakit hindi dun na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa OVP. At least nung simula, ang sagot niya ay magbabaw daw siya sa wisdom ng Kongreso kaugnay ng budget. Bagamat may pitik siya dun sa isang department na political daw. Yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabaw down sa with wisdom of the Senate. Ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi-distribute ng isang libro na siya ang sumulat, pero gagamitin ang government funds, ang taxpayers' money para ipamudmod. So, napakatamang at dapat, tingin ko, dapat lamang natanong. Pero ganun ang naging sagot niya. Well, first of all, at sinabi ko naman ito kay Chair Grace, at the proper time, magpo-propose ako ng amendment na yung mga items para sa mukhang duplicating programs ng kanyang opisina ay i-realign kung pwede dun sa mga departamento na may ganyang na mga programa or at the very least within OVP pero earmarked na magre-request lang ang OVP dun sa departamentong may ganyang programa na para ma-authorize gamitin sa ganyang programa ng departamentong yun. Kulang na nga yung, masikip na nga yung fiscal space natin at laging kulang ang pera ng ating mga departamento, lalo na sa ganyang mga social protection programs. So tama naman po yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros. Biglang nag-tantrums na naman si Inday. Diba? Pero maganda yung kanyang ginagawa. Itong mga ginagawa ni Inday. Para po, lalo nating makaliskisan ang designated survivor na gustong patakbuhin for president sa 2028. Di ba? Kung bagay ba o hindi.